hanap po natin kahit sino po gusto sumagot dito. What is your opinion sa main difference ng singaling this time around compared po sa 90s version ng singaling? And what can you as a host bring to the show and its viewers? Para po siguro to sa mga Sing Masters muna, let's start off with Sir Randy. Yes, maganda sana kung manggaling kay Kuya Melian bilang director eh. Pero of course, sa napapanood namin na of course na subaybayan din natin ng si Alan K at saka si II. At of course may mga differences lang dahil siyempre sa panahon ngayon naging ibang treatment natin for the show. At lang ang maganda lang kasi talaga dito eh live band tayo. So napakalaking banda ang dala po natin para sa kanilang kasiyahan. Yun. Pero yung mga treatment namin, kung paano, syempre, iba-iba naman treatment ang bawat isa. So, pero yung bawat stages, ika nga nung show, ibang-iba rin, kahit pa paano. Yeah. So, si Direk, gusto niyo po ba dagdagan yon? Tama. Direk? Direk, naka-mute ka. Ayan, dadagdagan ni Direk daw kung anong gusto sabihin sa pagkakaiba ng singaling from the 90s ngayong 2021. So go ahead, Direk. Parang hindi marunong pumindot. Unahin mo na si Kay. Go, Kay! Kay, go muna, Kay. Hindi sanay sa online. Kay, go muna. Baka hindi sanay sa online. Talaga niya mag-unmute. Oh, go, Miss Kay. Ah, ganon. Kung anong pinipindot. Live. Anong pinindot niya? Live. Direk. Ayun na siya. I think, magkaiba, no? Kasi, of course, ibang-iba din naman yung feel noon kasi may live audience. Alam mo natin lahat yun, no? Dito tayo ay parang, ito ay, of course, dahil sa nangyayari ngayon. Pero again, maganda yung sinabing ni Sir Randy na live band, di ba? Sa pa-feeling na kumanta ng live band, tapos meron kang mga backup vocals. So, iba yung feel. At the same time, mga hurado natin, mga, ayan, of course, di ba, mga bagets. Bagets si Miss Jessa. Tapos si, of course, si Ronnie na laging nakangiti. At of course, ang palumpalong, yes, senior natin na si Mr. Ray Valera. Kaya kakaiba, pag pinagsama-sama to, nagkakagulo kami, in fairness. Kaya excited na ako kasi sobrang saya namin sa set. Nakakatuwa nga yung banter ninyo eh. Yung banter nyo parang ano eh, pakapyaw pa lang, nakakatawa na talaga. No? Pero si Donita naman, let's hear from Donita kung anong gusto niyang ano, sabihin na idadagdag niya dito sa show. Sa 2021 version na inaabangan ng mga kapatid natin. Ako, actually, sa totoo, ang dami kong gustong sabihin, ang dami kong gustong iparating sa inyong lahat, pero naniniwala ko sinabi ni Sir Randy tsaka ni Kay. sabihin mo, abangan nila yung mga cleavage mo dahil. Yung hanggang ano, pusod. Hanggang pusod na cleavage. Ayan. Ayan! Napindot na yung leave. Pwede ka si Direk? Wala kasi yung ginagawa kaya kung ano yung ginagalaw ko dito. Oh, anyway, bago lahat sa mga nakikinig sa amin or nanonood sa amin ngayon, gusto ko po sana makiusap sa inyo na isama niyo po kami sa hapunan ninyo. Napakasarap pong manood ng singaling habang kumakain ng hapunan. Yan lang po ang maibibigay sa inyo. Baling appetizer nyo kami bago kayo maghapunan, magiging maganda po yung araw ninyo. Yan lang po ang sasabi ko. Regarding naman po doon sa pagkakaiba ng dating singaling at saka ngayon singaling, unang-una, pinaghirapan po namin lahat yung mga bagay na dapat ayusin, kung ano yung dapat, ano yung pagkakasunod, kung paano siya umaangat at paano siya galing sa baba, papataas. Kaya kung papanoorin niyo po siya, may excite kayo sobra. Tapos ang pinakamasarap po sa amin ay para kaming magkakapatid lang na walang director, na walang host, na walang sikat, walang ano. Lahat po kami para kami magkakapatid. So parang pinagsama-sama kami, parang naisang pamilya kami. So parang sumusugod kami sa labanan na parang habang nagtatrabaho kami, gumaganda siya ng gumaganda dahil may puso. Yun po ang masasabi ko, may puso po. Direk Mel, habang nandito ka na rin, ito po may katanungan para sa inyo. No? Ano rin po yung mga challenges nyo nung pag-manage nyo sa team? Meron po ba? I-share nyo naman daw konting ano, no? Snippets lang kung ano yung nangyari
on the set? Kasi naitinda po namin para nakabubble din po kayo rito. Marami. Kasi unang-una, pwedeng isipin nila first time director ako sa television. At director na po ako noon pa. Kaya lang hindi po ako nagpapakilala. Kasi sa Showtime, bali assistant na po ako ni Direk Bobe, tapos nag-grand finals na rin ako. Sa mga kasamahan ko po, wala akong masyado naging problema kasi lahat po sila mababait. Lahat sila cooperative. Siyempre, mahirap din sa akin dahil director din yung host ko eh, si Randy Santiago. But ang nangyari po sa amin, director ang aking host, pero nagmi-meet kami halfway. So gumaganda lalo. Kasi maganda po yung maraming utak, makikinig ka lang, kukunin mo yung magaganda, lalong gumaganda siya. Ganun po ang nangyari sa amin. Pero sa mga host, wala po. Isa lang po ang problema ko si Sino? Taga-direct? Taga-direct ka? Hindi na ko order ng milk tea, ha? Hindi po. Napakasaya po. Ayun ang sinasabi ko. Bago po ako kinuha dito sa show na to, isa lang po ang hindi ko sa mga staff. Ituring nyo kung kasama nyo. Pag may problema ako, problema nyo. Pag problema nyo, problema ko. So pag ano man ang maging problema natin, pati sa mga host natin, tayo mag-usap. Huwag tayo magtaguan. Nice. Nakikita na natin kung camaraderie, direkta na kay ano no, ang meron ng inyong team. So ito naman po ang tanong natin para sa jury, sa mga bosses po natin. Ito no, how do you embody the title as juke bosses in Singaling? And meron po bang chance na magbibigay din po ba kayo ng mga pointers sa ating sing testants? Sino po gustong mauna? Senior Ray, gusto niyo po bang mauna rito sagutin ang tanong natin? Tanghali na, baka natutulog. Kuya Ray, naka-mute ka, Kuya Ray. Wala po, oh. Paalala. Ko, si Direk, tapos si Sir Ray, mga naka-mute. Kuya Ray, naka-mute ka, Kuya Ray. Yung mga ito talaga. I-text nyo nga sa Nokia. Kaya sobrang aga niya dito sa ano natin. Ano? Sa ating sound check. Ano? Pwede na. Bumahit, Sir Ray. Bati ka muna. Okay, pati ko lang, lalo na yung mga writers dyan, yung mga batang writers na hindi ako kilala. Si Ray Valera ako. Kung hindi ako kilala, tanongin nyo na lang yung matatandang mga writer na katabihin dyan. Yung papel namin doon sa show na yan, hindi para totoo. Although tawag sa amin mga jurado o joke bosses or whatever, or judges, pero parang ang feeling kasi nung show para kang nasa isang video hockey club na nakikigulo-gulo ka rin dun sa mga kumakanta. Mas magaang, napakagaang feeling na parang wala kang iniisip na nakakaya, na mayroong nakakahiya kung mangyayari, ganun. Kasi ang mapapansin nyo, may mga portion doon na hindi mo alam kung anong kakantahin mo eh. So understandable na kahit sumabit-sabit ka, naiintindihan namin yun dahil hindi mo naman talaga alam na kantahin mo. Parang ganun na ibig sabihin. Kaya para sa amin yung mga judge doon o yung tinatawag na joke bosses, hindi kami pressured na husgahan dahil naiintindihan namin sila at alam namin maiintindihan ng mga manunood yung mangyayari dahil talagang marami nga doon na mangyayari. Hindi ito kung paanang pupunta ka sa isang singing contest kasi na meron kang 10 pamatay na kanta, diba? Mm-hmm. Tapos yun lang best. Ito hindi. Makakapili ka ng kantang hindi mo talaga genre, hindi mo talaga wala ka sa hulog. Mangyayari talaga yan. Kaya ito medyo magandaang ito compared sa iba. Yun na napansin ko. Kaya ang maganda eh. At saka siyempre mga kasama namin. Totoo. Sa umpisa lang siyempre kakapain mo yung mga kasama mo. Pero sa mga ilang oras lang eh, mapapansin mo ano mo na eh, makakausap mo na sila.
wala nang problema. Ito lang yung problema ko sa isa sa anong sa amin, si Ronnie. Sino po? Bakit po? Si Ronnie. Bakit po? Eh masyadong gwapo. Ang ano ko, ang pansin ko, oh, kaya lalo ko tumatanda sa itsura doon eh. Kaya eto, si Ronnie, ito, pakinggan. Ronnie, anong balita sa'yo? Hello, Sir Ray. Nasaan ka ngayon, para... Ronnie? Nandito ang... Hi. Naka-mute ka, Ronnie. Naka-mute ka. Hindi siya naka-mute. Ano ba? Hindi ako naka-mute. ano, hindi, iba pa rin ang pagkagwapo ng isang Ray Valera na talagang tinitingalaan at hinahangaan, na-idolize kahit na ako. Yung mga kanta niya, bata pa ako, kinakanta ko na actually. Tama. Tama ugali nito. I mean, dati pa, sa mga singing contest, na sinasalihan ko din, Ray Valera song na, pangako sa'yo. Yan yung mga... Yeah? Ano ba yung sobrang dami hindi mo sobrang dami basta ang dami mayroong lungkot sa yung mga mata yan and, kung bakit man ako minsan itataguyod ko yung mga contest na sinasalihan ko dahil sa pagkaganda ng paggawa ng mga kanta ni Sir Ray eh, hindi talaga matatapatan ng isang OPM legend senior master. Nakita niyo na problema ko. Guwapo na, bolero pa. Ay! Deadly combo! Sir Ray! Pero ayan, gusto rin natin marinig si Ronnie, no? Ikaw ba, Ronnie? Mag-ibig ka naman sa mga contestants. Sa mga contestants, you know, sa amin kasi, hindi po kami super technical. Hindi kami matatagumpay sa musicality lang, sa lyrics lang, or ano. Basta narita namin, masaya yung mga contestants. Napapangiti niya kami and of course ang ating mga kaawit bahay doon kami. And ang importante naman dito, especially nowadays na panahon po ng pandemya, yung maghatid ng kasiyahan or kaligayan sa bawat pamilyang Pilipino na nanonood. I love that. And of course, last but tapos, not least. Oh, wait, gusto ko idagdag. Yeah. And if I may add na sa malaking karasim na mapasama, makahilera na si Vera and the videoke queen, Jessa Saragossa. Amen. And speaking of that, ayan na nga, i-intro na natin si Miss Jessa Saragossa. Go right ahead, Miss Jessa! Well, sinabi na nilang lahat, ano, pero dito nga po sa Singaling, ito pong bagong Singaling, ano lang kami dito, fun lang talaga. Mas importante sa amin makita yung mga singtestants na mas gusto namin yun kung sino yung mas nage-enjoy sa performance nila. Wow. And ito, Miss Jessa, and for everybody, gusto sino daw po gustong sumalo, magkumanta dahil ang pinapatanong po nila or gawa po nila ngayon, ano, meron daw ba kayong line sa kahit anong song na would best describe Singaling 2021 and explain bakit yun po yung napili ninyo? Sino po gustong kumanta ng one-liner para dito? Kuya! excuse me po, may director po ako kayo kumanta. Sino kuya? Ang daming kuya dito. Siyempre, umpisa na natin kay Kuya Ray dahil yan ang magaling buwa na kanta. Eto, bagong kanta to. Sakto. May piano si Sir Ray. Sing ikaw, sing ako, sing ka, ko, sing galing. Yun. Hindi yan nag-isip eh, no? On point, diba? Ang bilis. Right then and there. And there you have it, guys. Okay, once again, gusto ko magpasalamat kay Zendy, Singmaster, Sarandi Santiago, Donita Nose, kay Brosas, our Juke Bosses, Mr. Ray Valera, Ronnie Liang, and Miss Jessa Saragossa, and the one and only Direct Mel for sharing with us a sneak peek at TV5's newest videoke game show. And syempre, for importing
their insights sa show as well. At yun, eto na with that, eto na po, no? Let's head over. Inaantay ito ng mga kapatidan sa press kanina pa. Q&A portion. Alam ko, excited na po magtanong ang mga kapatid natin sa press sa ating mga host ngayong araw, Juke Bosses. So, remind ko lang po sa ating friends from the press that we will have an exclusive activity po after the virtual media con. So, please stay. Huwag niyo pong kakalimutan niya na sa mga kasali sa ating ano, no, activity after itong live na ito. So, let's start sa mga question na sinend ng ating mga press. Ito po, no, alamin natin kung sino-sino pinadala po sa akin ang magtatanong. Umpisahan po natin kay Miss Denny Bernardo from Philstar.com to ask her first question. Hello, MJ. How are you? We see you in events. Anyway, congratulations on this new show. Sir Ray, hindi totoo hindi kayo kilala ng mga bata. Ex nga daw kayo ng nanay ko eh. Nilaglag. Pasok na, pasok yun. Oh, pag nakita kita, baka may lukso ng dugo, no? Yes, sir. Nag-picture na kayo, sir. So, together. So, nagkaroon kayo ng reunion of sorts bago mag-pandemic. Pero, yan, sir. So, anyway, sir. Ito, kamusta, sir, yung arrangement nyo with, you know, with ABS sa pag-appear niya dito sa Singaling? Also, this question goes to yung, ano, mga may shows din with the other network. Ako ba ang tinatanong to everyone? Yes sir. Kayo po, kamusta po yung arrangement niyo with ABS? Ano, exclusive na po ba kayo with Singaling or mag-appear pa rin po kayo din sa ibang shows or paano po yung arrangement niyo? Ganito 'yun. Kahit sa ano naman ako freelancer kahit pa ma GMA7, ma ABS-CBN. Pero siyempre, nung TNT, yung tawag ng tanghalan, siguro sinasabi mo. Tinapos ko yung ano yung season, hanggang season 4, hanggang finals. And then, doon lang ako nag-desisyon na magpaalam. Siyempre, para subukan naman yung venues o yung ibang roads. Tagay natin sa buhay, crossroads. At hindi na ako nagsisisi dahil only to find out na yung mga kasama doon na sila rin yung nandito. Ang ibig ko sabihin, kung may tatawagin kang home, yung home naman para sa akin is where your friends are, sino yung mga kasama mo, mga kilala mo, it's not the place. At dito si lahat na doon. So, ang nangyari ay parang ako yung nahuling napunta doon sa amin na isang grupo na yan. Kaya, nung napunta ko doon sa, ano, sa Singaling, parang hindi ako nag-adjust. Dahil lahat sila ay, ano eh, halos lahat sila ay dating mga kasama. Ganun. Kaya, nung nagpaalam naman ako, ay wala namang problema sa akin dahil, at sa kanila naman, I'm sure, dahil wala naman akong contract na tawag natin ay magiging problema sa kanila o sa akin. I'm free as a freelancer. At ganitong pananaw ko sa lahat ng bagay, artists like us come and go, and ganun din ng networks. Alam mo, galing sa, baka alam din ang nanay mo na noong araw mayroong Channel 9. Channel 4 pa. Walang ABS. Channel 4. Channel 2. Even networks come and go. But ang mahalaga eh, paano magsusurvise sa, lalo sa panahon ngayon. And I'm proud and I'm happy to say that I'm still surviving and sa ganitong panahon
dahil lahat ay walang trabaho. Nandito kami at kahit paano, diba? We have still something to share. At meron kayong mga kasama doing it with your friends and having fun. I'm a lucky guy. Para sa akin, masaya ako. Hanggang ngayon, buhay pa ako. Sili ko, patay na eh. Imagine that. Nanahimik na yung tao eh. Nanahimension pa rin diba, talaga. Oo, talaga ganun. Kasama siya sa credit. Kasi gusto ko lang i-be-in kung gaano ang feeling ko, kung gaano kaswerte sa stage in my life na ganitong panahon. Imagine that. Kapag walang ganitong panahon, imagine mo, isang senior citizen na kamukha ko, may trabaho pang ganito. Wala nun eh. I mean, di ba? Maswerte akong tao. Para sa panahon pa, lalo na ngayon, I can feel masyado akong blessed. Yun lang masasabi ko. And I'm still doing what I do best. Maraming salamat, di ba? Yun yun. Ano pa ang problema mo sa buhay mo? Di ba? Salamat yun. Thank you for that. Thank you, sir. So for sure, is to stalk kayo ng nanay ko sa bago niyong show. this next question is for Ronnie. Ako. Hi, Ronnie. Hi. How are you? Ronnie, as a COVID-19 frontliner, what do you feel about those who skip or who jump the line to get vaccinated? Ano? Well, maybe the best way yung mag-submit tayo sa rules, no? Yung patakaran ng IATF. Tapos, kung qualified naman, why not? Have you been vaccinated? Do you qualify? Answer. Do you qualify ba for for the priority list? Yeah. You do. So you have been vaccinated. You have been vaccinated na. Inoculated ka na. Okay na. Okay naman. Okay naman. Walang side effects, walang okay lang. I'm still here and God is good. Okay, sige. How's your your work as a COVID frontliner so far? Well, like right now, I'm still reporting sa headquarters and may mga times na kailangan pa rin naming magpunta sa field to remind everyone pa rin. Sinisita namin sila na mag-wear ng mask, face shields, ganun. And tapos good thing na kahit na nag-duty po ako sa Army, pinapayagan nila ako na at least kung available yung schedules ko na mag-taping kami dito sa Singaling. Thank you so much. Thank you for your questions. Thank you, MJ. Actually, si Ronnie, no, nung in-interview nga namin, naka-duty rin siya kagabi ba yun? Sa AFP. Ayun. So anyway, next up, we have Bon Villanario from One News to ask his question. Go right ahead, Bon. Hi, MJ. I miss you. Wow. Hi, mga kapatid. Yung question ko po ay para sa mga Duke bosses, kay Sir Randy, kay Miss Kay, and kay Donita. Nag-sync in na ba sa inyo nung tinanggap nyo tong project na to, yung pressure to make this bigger and better? Kasi nung napanood ko to nung grade 2 ako or grade 3 ako, more than 20 years ago, sobrang patok nitong Singaling. And now ibabalik nyo siya sa Gen Z at sa mga bagong millennial. So, naramdaman nyo na po ba yun? And paano nyo ina-handle yung ganong pressure na sobrang successful nitong Singaling? Sir Randy? Siguro, Bon, unang-una, siyempre sa tagal namin sa industriya, siguro yung paniniwala rin namin sa sarili namin at saka yung paniniwala ng istasyon sa amin na ibigay sa amin ang itong tinatawag na project for us. Siguro yung paniwala nila na kaya namin dalhin kaming tatlo at kaming ani yung
eh, dinadala naman namin. So, yun lang. Bale, of course, with respect to kay Ai-Ai tsaka kay mga kaibigan natin talaga yan. Eh. So, tsaka si Alan, mga kaibigan natin. At they did very, very well nung una. Kaya, kung ano man yung ginawa nila, as much as possible, ganun din ang magawa namin. At yun lang. Or, okay. Yun, maganda sana yung treatment na magawa namin. And sa ginawa naman ni Kuya Mel, ni Direct Mel na ginawa namin taping already na maayos naman yung show at sana mapanood nyo na maayos at tangkiligin yung maigi. For sure. Thanks, Kuya, okay. Sir Randy. Miss Kay? Napuputol ba? Yes. Ako naman ay hindi ako masyado na pressure in a way na dahil what's this, yung ipapalitan? Hello? Ayan. Hello? Yes, go ahead. Ito po kayo. Ayaw, okay, sorry. Papa, kasi isa sa pinag similarity namin ng unang mga sing bosses. Ano ito? Pakalimutulo yun ako. Master. Sing master. Ay, pareho kami ni Donita. Of course, si Sir Randy, yan ang talagang batikan. Pero kami ni Donita, galing din sa sing along. Diba? So, yung treatment kasi from the first, diba? Yung first round, yung last year na ang daming awards, huwag natin kalimutan. Ang daming awards, best PMPC awards yan, diba? Pati best hosts. Dahil si Alan Kay, na kaibigan ko, at si Miss I.I., na kaibigan ko din si John, tapos ay merong background sa sing along, which ito naman talaga ang vibe ng singaling. Yung nasa video, okay ka lang, sing along ka lang. Kami lang ni Kuya Randy at ni Donita, sing along master, pang tawag natin doon. So, I think ngayon kasi, mas marami ngayong Gen Z, ang dami ngayong hugot songs. Di ba? Santa Makmak, ang daming kumakanta. Tapos, ang pinaka na yung look forward ko dito, nakakaiba, lahat ng taon, sa tuwing 6:30, ang talagang excited ako, yung makikikanta, makikihula, yung mag-uunahan ng pamilya na nanonood sa TV, sag-uunahan sila paano makikikanta sa mga kanta na kinakanta natin, sa mga ang ating mga singtestants. Kaya hindi ako masyadong pressured, pero mas more on excited ako. Pero sobrang saludo ako sa mga nauna sa amin at mga kaibigan talaga natin yan. Kaya ayun. Ibang flavor lang siguro, syempre. Oh, yun lang. Thank you, Miss Kay. Ikaw, Donita, anong idadagdag mo, kapatid? Yung cleavage. Diba? Hindi, tama naman talaga si Direk Randy tsaka si Madam Kay, si Sir, tsaka si Madam na po. Tama yung mga sinasabi nila. Usually talaga kami lang naman. Ako dito, parang ano nga ako dito eh. Sabi natin parang ano, pasingit lang, gano'n, di ba? So talaga nag-relay ako sa dalawang iyan kasi sila naman talaga yung pinaka-main host. So ako naman yung may konting, kung may kailangan idagdag, idadagdag ko, di ba? Kung may konting, may pwede pa akong ibigay, ibibigay ko. Basta importante talaga dito is, inaantay namin kung ano magiging reaction. Kasi malalaman naman natin tong show na to sa reaction ng tao eh. Kung ano yung reaction nila noon at kung anong reaction nila ngayon sa mapapanood nilang bagong singkaling. So, doon tayo titingin kung ano yung magiging outcome, di ba? Pero sure naman ako na tama yung sinabi ni Madam T na tuwing 6:30, mag-uunahan sila sa mga lyrics na naka-blanco. Mag-uunahan sila sa title ng song. Magyayabangan yung mga yan. Ay, alam ko yung kantang yan. Ay, alam ko yan. Ganito. So, sasabay yung mga yan sa atin. So, yun talaga lang naman ang hatid natin sa kanila is magsama-sama tayo tuwing 6:30, mag-enjoy tayo at magtawanan, magkantahan habang ganito ang nangyayari sa atin. Bon, may dagdag ko lang, Bon. Go, Kuya Randy. So, hindi, yes, kasi Sir Randy. Kung mapapanood yung episodes namin, of course, hindi lang naman yung ako yung host, kami ni Lucky at saka ni Donita. Ang gusto namin kasi mangyari, at of course, dahil sa director namin na sinasabi yung interaction sa aming anim, lalong-lalo na kasama yung may mga sing talkers tayo. Jukbo, meron din. Jukboses, of course. Yung interaction namin, parang isang solid unit kami na magkakasama kami lahat, hindi yung kami yung sing masters pagkatapos. Pero yung interaction within the show, yung kami-kami lahat, nakakatuwa dahil talagang batuhan na kami ng batuhan. Na pati yung mga sing testers namin, na involved din of course with the show. Kaya kung mapapanood yun talagang nagsasaya lang kami. Very talagang nag-enjoy lang kami talaga. Thank you, Sir Randy. Yung last question ko po, sorry for Donita. Donita, kapatid,
Being a COVID-19 survivor, no, syempre, anong pakiramdam mo na nag-roll out na yung vaccine ngayon? And I wanna know your thoughts din ito sa nangyayaring singitan nga pagdating sa pagpapabakuna laban sa COVID-19 na. Sorry, medyo nabuputol yung mga questions. Bilang COVID-19 survivor, anong pakiramdam mo na simula na nung rollout nitong vaccine? And I wanna know your thoughts dito sa singitan na nangyayari pagdating sa pagpapabakuna for COVID-19. Okay. About the vaccine kasi, bilang isang survivor naman, ako kasi talagang medyo pagdating sa, syempre naranasan ko na siya, no? So talagang kailangan talaga is alagaan mo yung sarili mo. Unang-una sarili mo talaga. Kasi kung alagaan mo yung sarili mo at hindi ka magkakasakit, wala kang mahawaan. Diba? Pero kung hindi mo alagaan sarili mo, pag nagkasakit ka, may chance makahawa ka ng iba. Diba? Yung vaccine naman, about, kasi ngayon talaga sobrang hindi ko masyadong pinapanood yung news about sa COVID talaga. Ayoko kasing makarinig ng tumataas, maraming na ospital, maraming. Kasi naranasan ko paano ma-ospital. Naranasan ko gano'ng kahirap sa loob ng emergency room na wala kang kwarto mapupuntahan dahil sa sobrang dami ng pasyente. So, yung vaccine na yan, marami kasi talagang hati ang tao, may gustong magpa-vaccine, may iba hindi talaga. Hindi natin alam kasi kung ano magiging effect talaga. May iba talaga kasi natatakot dahil sa may mga news na lumalabas pag may binaksin biglang, diba, huwag naman sana, diba, biglang nawala, diba. Yung mga ganun, hindi natin, hindi buulob ng tao eh sa ganung bagay. Kasi nga, hindi pa nila alam kung ano magiging effect sa kanila. Diba? Pangalawa, yung mga singilang, kasi di ko talaga alam, wala talaga akong idea about sa vaccine kung may babayaran, may libre ba, may gato. Basta narinig ko lang, may mga iba kasi na binibigay talaga. Sa yung singitan. Yung singitan issue. May mga sumisingit, may mga sumisingit na, sa pagsa linya. Kasi talaga alam kung may dapat bang singilin. Although may alam ako na parang nabasa ko na binigay sa government, may libre singitan. Naman. Singitan. May mga singitan, friend. May mga sumisingit sa linya. May mga sumisingit sa linya. Pagdating sa priority list. Yung mga frontliners. Ayun, yan. O, diba? Ito na nga. Yan, yung singaling kasi parang ganun, diba? Yung lyrics hindi mo alam. Parang ganun din. Ayun, yan. Buffering ka. Ayun, singitan. Hindi ko alam. For me, siguro talaga, mas kailangan natin una. Para sa akin, wala lang sana singitan. Unahin natin yung mga frontliners. Kasi sila talaga yung unang harap. Mas kailangan nila ng protection kaysa sa mga tao na talagang hindi pa masyadong harap agad sa mga pasyente, no? Pero lahat tayo kailangan talaga. At kailangan mag-ingat, doble ingat. At no diet, yun lang po. Huwag kayong mag-diet, promise. Okay, salamat kapatid. Thank you, MJ. And congrats for singling. Thank you, Bon, para sa mga tanong mo. Ba? Grabe na yun. Next up, we have Rose Garcia from Abante. Ate Rose! Yes, hello. Good afternoon. Question ko po para sa Sing Masters. Ayan. Una, nung inopoy sa inyo itong singgaling, na-excite ba kayo agad? Nagustuhan nyo na ba agad? Or kinailangan nyo bang manood pa ng mga past, episodes din dati pa, yung original pa nito? Yung ganun. Saka sinabihan ba kayo na babaguhin ngayon, may iibahin, or pareho din nung dati to sustain yung kung ano yung audience din before? Yun po. And then, para diretso na, second question ko, in this world of TikTok, sa tingin nyo po, paano nyo ma-convince at ma-attract lalo ang mga viewers na eto, meron pa rin mga bidyoke, yung ganitong session, sing-along na ganito. Dahil di ba ngayon, very popular kasi yung mga TikTok na. Yun po. Pauna na ako. Sarang, sige, please. Yes. Una-una ako talaga na-excite. Sobrang, kasi sabi ko, Lord, thank you po sa blessings. Kasi una-una, gusto ko muna batiin ng aking LOL family. Monday to Saturday yan. Sobrang blessed ako. Sobrang mahal na mahal kong pamilya yan, LOL. Monday to Saturday, 12 o'clock. Dito lang yan sa TV5. Anyway, after nung LOL, sabi ko, Lord, ang palumpalo naman, ano, kung bibigyan pa ako isang show, binigay. Tapos, at the same time, yung konsepto ng show is alam ko sa sarili ko, walang halong kayabangan whatsoever. Alam ko sa sarili ko na, kakayanin ko to. Kasi nandun ako sa comfort zone ko eh. As a host, comedian host, na kumakanta. Tapos, kasama ko pa si Kuya Randy, kasama ko pa si Donita, lahat na kasama ko sa trabaho, kasama ko pa sila
ni si Sir Reyna. Tapos ang buong staff namin, maniwala mo kasi hindi, galing na. Halos lahat galing ng ABS. So, walang ilang factor. Parang nakitatawanan lang kami na, uy, andito ka na pala. Uy, andito. Kaya, walang problema. Kaya ang saya-saya ko nung nalaman. Actually, medyo na-shock talaga ako. Sabi ko, Lord, sobrang blessed naman po ako. Kaya sobra akong thankful, beyond grateful sa Signal TV, CS Production, at sa, of course, TV5. Pagdating naman sa TikTok, meron din kami ate na meron tinatawag kaming Sing-talkerist. Meron kami tatlong bagong bagets na sikat na sikat sa TikTok. TikTok, sorry. I stand connected. TikTok. Oo. May tatlong kaming Sing-talkerist ang tawag sa kanila. Kasi nagasayo siya, wow, magagayan lang ganyan. Basta may ganyan-ganyan silang nalalaman. Nakasama din sila sa buong show. So, aabangan nyo si Yuki, si Billy, at si Nico. Si Nico. Na nakakatuwa. Maaaliw din kayo sa kanila. Mga sikat sa TikTok, ha? Mga 5 million followers. So, ang galing din talaga nakaisip. Kasi, talagang nakiano kami, nakiuso. Kung anong dapat ang uso. Kaya pagdating sa TikTok, yung mga Gen Z o yung mga, kasi iba talaga market ng TikTok, mag-e-enjoy din kayo dito kasi nga, meron kaming Sing-talkerist. Okay, thank you. Yun lang. Yun. May gusto pa po ba sumagot or ano na? Ma'am Rose, andiyan ka pa ba? Ma'am Rose. Paulit ng question. Hindi, okay lang. Ate Rose, Randy Santiago po. Hello, andiyan ka ba? Hello po. Oo. Segundahan ko lang sinabi ni Kay. Unang-una, of course, yung pasasalamat namin na binigyan kami ng chance to do this and to host it. Pero before that, even before that, di ba, katulad ng sinabi ni Kuya Ray, nagpaalam kami ng maayos naman sa sa ABS-CBN na after which, yung tinapos lang namin po yung season 4. Pagkatapos ng season 4. Otherwise, hindi, siyempre, pag nagkapatong, sigurado, siguro maiiba yung timple. But because yung sa amin kasi, sabi namin, tapusin muna natin tong season 4 para medyo malinis talaga yung papel natin dun sa kabila. So, tamang-tama naman yung timing na right after the season, saka namin inumpisahan yung itong singaling. Bilang host for 30, 33 years, 35, di ko alam kung ilang years, I started 1986. So, para bigyan po ako muli ng pagkakataon to host a show like this, na katulad na sinabi ni Kay, na medyo para nasa comfort zone namin itong klase ng patawa, kung ano-ano. So, komportable po kami dito sa ginagawa namin. And I'm very sure, pagiging transparent naman kasi makikita po ng mga tinatawag nating mga manonood natin, mga kapatid natin, ang mga kaawit bahay natin na talaga nag-i-enjoy lang kami sa set po. Yun lang po. Alright, may tanong ka pa, Ate Rose? Sige, last na lang. Kasi alam natin nga na nagsusurge na naman yung COVID. Sobrang daming cases ngayon, no? Wala ba yung fear saka na syempre nagla-live show? Na hindi naman kayo nagla-live show, pero good as live na rin. Yun, yung tapos may mga nababalita nga ngayon na may mga lock-in taping, lock-in shooting na nagkakaroon ng cases. Sa part nyo po, ano yung, I mean, paano nyo magagarantee na safe, na walang magkakaroon ng, na walang magiging positive? At sa mga host, kung wala ba yung fear doon? Ma'am, meron kaming protocol officers at saka marami pong umiikot sa studio. But even before that, nakakaroon po tayo ng PCR swab test. So lahat po kami, siguro mga 100 yata kami, kung ilan kami, imagine kung ilan kami nandun. But before, pero syempre, at that time kasi usually mga 70 lang yata ang allowed sa loob. So as much as possible, mas konti po kami na nasa loob ng studio. So yung mga kasama po natin, kung mapapansin nyo po, talagang hiwa-hiwalay din po kami. At lahat po kami naka-face mask at saka naka-face shield po bago po mag-show. So, rehearsals and or. Tinatanggal lang po namin. Kung mapapansin nyo, tinatanggal lang po namin. At saka malalayo po kami. Kami ni Kay, meron kami 1 metro, higit pa 1 metro ang layo namin sa hosting namin. At saka
as much as possible, hindi po kami nag-aharap ang ganun. So, ang buga namin ganito. So, yung protocol po, at saka lagi kami pong pinaalalahan ng mga protocol officers. At pinapalitan po lagi, every 4 hours, pinapalitan yung mga, ang tawag dito, mga masks po natin. At kami lang po yun, ha? Pero yung buong staff po namin talagang naka, mula umpisa hanggang dulo, ay talagang naka face mask and face shield po. Okay, at least. Okay po. Thank you, Randy. Thank you po, ma'am. Thank you po. Thank you, Ate Rose, sa mga tanong mo. Ito po, may katanungan naman tayo. Speaking of TikTokers, ito, isa po sa most followed sa TikTok natin, ang TikTok star na si Zendy. May tanong para sa kanya. Ito, Zendy, social media has been a pivotal part in your career, and from being discovered on YouTube to now being one of TikTok's biggest stars. Any advice to people who would like to follow your steps and improve their singing and or content game in TikTok? Ayun. Ako po kasi nakilala po ako sa TikTok as more on comedian na eh, hindi na singer. Pero ang mai-advise ko lang po sa lahat na gustong ma-discover or makilala sa TikTok, siguro maging consistent kayo sa content nyo. Kahit hindi kayo singer, kahit dancer kayo or comedian, basta consistent na kayo sa sa genre nyo. Ayan, kung mahilig kayo magpatawa, yun lang yung laman ng TikTok nyo. Tapos, ayun po, siguro sipagan nyo. Like ako before, nag-start ako, 6 to 9 videos a day ako. Wow. Mag-upload ng TikTok. Wow. Yes, every day po yan. And ayun po, medyo, nung umuunti na, medyo tumataas na yung followers ko, medyo ano na, medyo nag-rest ako. Alam mo, sorry, nakalimutan ko si Sandy, yung pinakamaraming palang ano, nakakaloka. Pasensya lang, Sandy. Okay lang po yun. At saka si Sandy, sanay na po akong kalimutan. Perfecto, sang kita dyan eh. Gumugot ka. Hindi, si Sandy kasi yung unang-una kong pinalo. Isang mga unang kong pinalo, nag-tiktok ako. Aliw na aliw ako sa kanya. Kaya abangan niya siya. Ayun. Okay. Ito, may follow-up question para sa'yo, Sandy. Sino daw yung dream singer mo na makaduet? Sa local po, syempre yung friend ko si KZ Tandingan kasi medyo may similarities din kami ng genre, and sa ano naman po, sa international, Jessie J, of course. Wow. Jessie J. Okay. Ayan. JMD, Jessie J? Oo nga, yun na si Jessie J. Kaya ang hindi kita Miss K eh. Kasi kamukha Jessie J, laughing. Tendi oh, nakaduit mo si Casey oh, kambingan. Casey kambingan. Right, oh, eh. Jesse J. Lapid. Gulo lang. Ito yung last question naman para kay Zendy. Zendy, ano daw yung pinakamagandang advice na nareceive mo para sa iyong hosting dito naman sa television? Ayun po, actually po, hindi po ako nakapagsalita kanina, no, pero gusto ko lang po i-flex din ang pinagkaiba ng singaling sa dati at ngayon, eh, meron po tayong online, which is Singaling Now Sending. Ayun po, ako po yung host noon. At alam naman po natin na hindi po lahat nakakapanood ng TV, at minsan nasa labas, nagtatrabaho, lalo na yung mga frontliners natin. Kahit nasa labas sila, wala sila sa tahanan nila, pwede pa rin sila manood online. Ayan, every 6 p.m. po yan, bago po yung sa TV. Ayan, pag sa TV po is commercial, ako naman po yung nakikita nyo sa screen, sa ayun nyo sa hindi. Charot. Pero wow! Ayun, pero I'm sure mag-enjoy kayo guys. Ako bahala sa inyo. I'm sure pinaghandaan mo talaga yan, Zendy. Eto naman, susunod na magtatanong sa atin, handang-handa din si Tito Leo bukas of People's Tonight. Tito Leo! Ayan, i-ready na nga si Tito Leo. Baka nag-unmute lang siya. Tito Leo, are you there? Yes, I'm here. Ayan na siya, nasa San Francisco. Go, Tito yes, Leo. From San Francisco, charot. De, gusto kong tanungin si Randy. Tito Leo! Kuyang, ang tagal mo na kasing hindi nag-host ng sariling programa, di ba? Sa tingin mo ba, kinakalawang ang talento ng isang host, at kumukuha ka rin ba ng mga tips or pointers sa mga young generation of hosts ngayon para ma-adapt mo sa kasalukuyan mong gagawin?
mga nakakatuwa rin kasi na nakita natin halos pamangkinan natin yung mga nag-host. Ano? Andiyan si Lucky, andiyan sila Billy Crawford, na ang gagaling ng mga hosts of course. Na nakagis na natin sila habang lumalaki. Kung naalala nyo, when I was hosting Vilma kasama si Ate V, na yung tawag na, VIP, yung ba tawag doon? Vilma in person. Oo, yun nga, di ba magkakasama kami. Si Luis, takbo lang doon sa studio namin, sa set, pati sa Metropolitan kung saan namin kasama. At of course, nandun nakikita natin si Billy Crawford na ganun din. Bata pa. Kasama ni Kuya Germs. And sa ngayon, of course, sila yung mga tinitingala natin ng mga magagaling at batikan na rin ng mga hosts. Nakakakuha tayo ng mga pointers sa kanila. Kasi iba na yung patawa ngayon eh. Iba yung patawa namin ng, if you're talking of lunch date before, iba yung paano ako magsalita. Nung pagkatapos nung nag-MTV kami, of course, iba rin ako magsalita dahil lagi kaming suspended. Pagkatapos, of course, and so on and so forth. So, habang tumatanda po ako, kailangan medyo uma-adapt din po tayo sa edad po natin. So, yun, as much as possible, sa hosting natin, medyo on the safer side, ika nga. Yun. Medyo, hindi na tayo medyo naughty. Oo, nabawasan na yung ganun, di ba? Binawasan na natin dahil sa edad natin, alam mo naman, di ba? So, mas marami tayong kargong mga kabataan na talaga inaalagaan din. Ngayon. My next question is, ano ang mamimiss mo bilang hurado ng It's Showtime? Kasi tapos na yung 4 season nga, di ba? At ano ang natutunan mo nung nandun ka na na-apply mo ngayon sa bagong work na gagawin mo sa TV5? Para kanino ba yan? Kay Kuya Ray, para sa akin. Sa'yo. Tatlo kami hurado dito. Nandiyan si Kay pa. Oh. Eh, nauna si Kay dyan. Eh. So, mas kayo yung bagong pasok. Eh. Ikaw, correct. Kuya. Ako ba? Hmm. Kung ano yung natutunan ko sa... Ang natutunan ko... At ano mamimiss mo doon? Marami tayong natutunan eh. Halos, kasi puro mga batikan din ang kasama nating mga hurados eh sa Showtime PNP. Kaya as much as possible, yung mga tenga natin. Although, yung mga tenga namin talagang focus na focus ang mga tenga natin. Dahil unang-una talagang tayong inaasahan ng mga tinatawag nating madlang people. Na very critical din kasi sila eh. Very technical yung mga nanonood sa atin. So as much as possible, tama-tama yung timpla natin when it comes to judging. I'm talking of being a hurado and of course being a punong hurado likewise. So yun, so pinapangalagaan natin. Sa mga natutunan natin sa TNT, marami tayong natutunan dahil of course gusto nating ilabas lahat ng galing ng Pilipino. At nakakatuwa kasi hindi tayo mauubusan ng galing ng singers dito sa Pilipinas. Yon. Thank you. Yun lang. Thank you, MJ. And of course, ito, papaalala ko lang po sa mga susunod na magtanong. Please limit your questions to 2 para mabigay daan sa iba pa po mga tanong. Ito naman, susunod natin si Miss Erlinda Rapadas from Bulgar. Go, tita! Go, go, go! Hello? Nakamito po kayo! Hello? Okay na? Ayan na, narinig ko na po. Okay. Oo, tanong na po kayo. Yeah, Kuya Randy. Gusto kong tanongin si Kuya Randy. Randy Santiago. Po. Ang ating isa sa mga host. Randy, hello. Intriga. Hindi, Kuya. Kung natin galing lang. Oo. Nami-miss kita, but I'm happy na may show ka. At ito, malagi ka na naman mapapanood sa television. Kuya Randy, ang gusto ko lang tanongin na, no? Usually kasi maraming gustong maging singer. Pero yung kalidad naman ng boses nila, eh, kumbaga, eh, hindi ganun kapasable. Pero kung sa showmanship, performance level sila, yung confidence nila, bigay na bigay. So palagay mo, magle-level up yun, pwedeng may pag-asa sila na maayos yung pagiging singer nila. Kung
yung kalidad ng boses nila eh, ganun, hindi ganun ka-perfecto, pero sa showmanship eh, bigay na bigay sila. Kakayanin ba yun? Ito ang show para sa kanila. Ito ang ginawa ng TV5 Signal para sa kanila. Of course, hindi yung katulad ng mga... Ma'am, i-explain sa inyo ng ating mga juke bosses kung ano yung mga pinipili nila. At of course, hindi kasi kami technical eh. As much as possible, mas gusto namin yung showmanship, yung nakikita namin yung sigla ng bawat sing testants po natin. So as much as possible, maganda, malaking bagay na maganda ng boses mo, at the same time, maganda yung personality and all. Malaking bagay po yun. But if you're talking of ganda ng boses, yung ganda po ng boses, innate yun, nasa pagkatao ng, nasa boses din ng nasasali, di ba? Of course, as much as possible, yung mga nakukuha natin, built-in na, magagaling na talaga sila. Pero if you're talking of, yung mga, like for example, yung mga kasama po namin, di ba, kasama namin sa bahay, minsan gusto namin ilaban. Tayo naman maglaban-laban yung mga kasama natin. Ganun po yung show, kahit sino po pwedeng sumali. Yun po. Regardless of age. Ito. Ano ang age bracket? Excuse me. Age bracket hanggang anong edad? Yare, anong age bracket ng contestants natin? Ano ba? Not more than 100. Not more than 100 po. 10 to 70. Hindi, ano ba yan? Hello? Hindi, mamaya, matanong natin ulit. Pwede ba mga seniors, ganun? MP, pakitanong muna lang sa mga tao yes natin. Yes po, MP. Ito po, tinatanong natin sa ating production. Oo, kilaan mo. Okay. Sa pantanong, pera hindi. Kamusta naman si OO? Wait, okay naman po, mag-guest ka daw. Char. Oo nga, katext ko yun lagi. Sa pantanong, ito ba sa singgaling? Para sa Duke Bosses, Sing Master, Randy. TikTokeris. 18 to 60 raw po ang age bracket, Sir Randy. 18 to 60. Okay. Okay. Direk, isa pang tanong. Solo-solo lang po ito. Pwede ang duet, trio, or grupo na pwede sumali? O solo-solo lang talaga? Solo-solo po. Solo-solo po. Ang okay. Yeah. Thank you very much and good luck sa show. Thank you, Tita. Yan lang. Good luck. Ayan. Thank you po, Tita, sa mga tanong ninyo. Next up, we do have JM Bueno from Kumagkaw to ask his questions. Go, 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 Tita. All right. Good afternoon po. Of course, sa host po ng show, Sir Randy, and of course, Ms. Kay Brosas, and of course, I'm sorry, Donita. Since you are hosting the show, what do you think is the qualification of a person that they could actually do in order to win the show? What can they do specifically? Oh, since it's English, I talk to Donita. Yeah. Donita, you talk. Yeah, Donita. Kasi wala akong subtitles. Oo, nahirapan ako. Donita? Sorry, buffering ako. Sorry, hindi ko kayo marinig. Kanya-kanyang palusot. Ang Tagalog, ano yung naharapan sa contestant? Yeah. Diba? Parang ganun. Oh, hindi, wala naman. Actually, sa totoo, wala naman tayong hinahanap talagang quality dito talaga na asin maging magaling na singer, di ba? Dito, ang hinahanap lang po talaga namin is, unang-una, kailangan talaga malakas ang loob mo. Pangalawa, mahilig ka mag-video, okay? Marami kang alam na kanta at igit sa lahat. Ako, performance level dito. Ganon. Ganon. Pero si Donita, minsan, hindi pala minsan, laging maharot pag may itsura yung contestant. At na lang, hinaharot. Right, ayaw niyo maniwala? Let's watch this. Sadali. Wala pa. Hindi naman, di ba? Alam mo naman ako, di ba? Single ako, malambing ako, di ba? Siguro nakukala yung attention. Single ka? Mamatay? Eto na nga. Sige na, ikaw na nga, Madam K. Sigur ka na. Well, of course, aside from choosing the winner on the show, will you also be performing prior to the actual game show? Or or is it like tuloy-tuloy lang kayo na nag-ano ng competition? I'm sorry. Magkakaroon ba kayo ng days wherein you will also be performing on the show? Yeah. Oh, yeah.
May mga ano kami, opening production, numbers. Production mga, numbers, oh, yes. Production number, oh, may mga production numbers kami. Pero when it comes sa tanong mo, tama, hindi kami ganun ka-technical kasi minsan sobrang galing talaga ng contestant. Mm-hmm. Pero hindi niya alam yung kanta. Diba? So, yun lang. Okay. Actually, minsan masabi mo talaga, tsambahan lang din. Yeah. Mm. In connection with that particular question, wala pang nagsasabi kung how much people are gonna win in the show. Can you tell us how big this is? Sa first round, tama. Go ahead. Go ahead. Sa first round, magkano ba tayo? Parang 15 ba? 15? Ka 5,000 agad sila. Oh, 5,000. Abot na 15. Tapos 10,000 yung mga nalo. Then the second round, another 10,000. The third round, so 30,000. Tapos may bonus round kung saan pwede ka manalo, 45,000 para kompleto mo lahat ng missing lyrics. So, pwede ka manalo, magkano lang lahat yun? 75,000. For the night, yeah. A night. Pakatapos, pag ikaw ang, ano, ang reigning, bide okay star, meaning ikaw ang lalabang kinabukasan, madadagdagan ng 45,000 every day. Ay, Madam K, clear ko lang. Yung sa jackpot crowd natin, yung sa lyrics, 1,500, isang tamang sagot. So, 15,000. Ah, sorry. Mag-aabono pa ako dahil. 2.5 na nga lang ako. Charot na. Regarding your question, sinasabi niya kasi, if you're particular about the voicing, yung mga medyo kinukuha natin ng magagaling na singers. Yung katulad na sinabi natin kanina kay Tita Linda, we're not very particular about the voice na talagang magagaling. Diba, as long as you have the character, the charisma. Kasi yung ano eh, kumbaga magagaling na talaga yung mga Pilipino. So inaasa na lang natin sa ating mga we call, ano nga ba yun? Talent scout ba yun? Juke bosses. Hindi, yung mga kumukuha. Yung kumukuha. Scout. Yung mga scouts natin, inaasa natin that they get, of course, aside from getting these people, yung mga nag-audition talaga ang gagaling na talaga. Correct. So, yun, hindi na tayo nahihirapan to get our contestants. Kaya as of ha, para sa next cycle namin, grabe, kung hindi 1,000 na yata ang kasama at sumasa ang nag-audition at talaga ang gagaling talaga ng mga sasali for the next round. We're talking of the next cycle. So, yun. Okay. Thank you so much po. Thank you. Thank you. Sa mga tanong mo, next up, we have RJ Mataro from Lionheart TV. Go, RJ! Hi po. So, yung question ko po is, since nabanggit po kanina yung paano kumukuha ng contestants? Kay Sir Andy po, paano po yung selection process ng mga contestants aside from yung may mga talent scouts and auditions? Paano yung pag-follow ng health protocols din? May audition po, RJ. May audition tayo eh. So, katulad nung kababanggit ko lang na 1,000 na nag-audition and ipiliin na lang po natin kung sino yung mga talagang makakasama talaga sa next cycle. Pero if you're talking of the protocol at saka kung ano yung alagang-alaga kasi lahat ng mga contestants natin eh. So, hinahouse po natin sila sa hotel kung saan magkakasama sila. Of course, may mga room assignments din po sila. Talaga ayun. Lock in sila. Correct. Naka-lock in po sila kasamang pagkain at ano pa. Talagang alagang-alaga sila dito. Yung protocol if you're talking of yung for their safety, talagang safe na safe po sila dito. Lahat po sila sina swab test ba papasok at saka pagpasok sa pag yung papasok na sa amin sa bubble namin. Yan. Thanks RJ. Thank you po. So, next question ko po is, since meron na po kayong mga na-shoot na episodes, right? Ang tanong ko po is, meron po ba kayong mga memorable moments or mga memorable contestants na nagpawaw sa inyo? Okay, ikaw naman. Oo, actually madami na. Ang dami. Kasi meron kaming
meron din kaming rule dito sa bagong singaling na once na nakalimang beses ka na straight na nanalo ka, pasok ka agad sa isang, pasok ka agad sa tinatawag na team galing. Parang ganon. So parang, ang tawag dyan, ang tawag doon? Parang mga Hall of Famer. Team galing. Yun, Hall of Famer. Ganon. Diba? Naghang na naman ako. Hall of Famer. Ano dami. Tapos when it comes naman sa production numbers namin, abangan nyo yun. O, kasi ang dami rin. Ay, oo, malala. Memorable. Malala. Yung sa akin, malala. Ay, oo, malala ka talaga doon. Malala din kayo ni Sandy. Maganda rin yung pro. Abangan nyo yung birthday tribute namin. Ayun. Sorry. Oh, tama. But of course, di ba sila, mga kanta namang. Yung unang-unang naming prod, abangan nyo, kasi ang ganda. Yung unang-unang, sa April 5, abangan nyo, kasi lahat kami nagsama-sama. Kaya, kabang-abang. Ayan. Thank you so much, RJ, for that. At yung pinakahuli kong magtatanong natin sa live press natin, si Alan Policarpio of Philippine Daily Inquirer. Go, Alan. Hello. Good afternoon po sa lahat. Good afternoon, Alan. Hello. Ayun. Tanong ko lang, ano sa tingin niyo yung dahilan kung bakit adik na adik ang mga Pilipino sa ano, sa video kay, and kayo ba? Kayo ba yung mga tipong seryosong ano, bumibira at kumakanta kapag may mga party ganyan sa mga video kay sessions? Masyadong siniseryoso. Kung daw, para masyado ko malungkot. Para napuputol. Napuputol yun. Hindi, pag, masyado malungkot yung pagkakayo ba? Parang huling habiling. Feelings daw, Alan. Oh, sorry, Alan. Hindi, ano lang. Ano sa tingin yung ano, reason bakit sobrang ano, addict na mga Pilipino sa video? Okay. Tsaka, kayo ba kapag mga parties, todo bigay sa mga ano, video kayo, yung tipong siniseryoso talaga. Walang makakakuha ng mic sa inyo. Mga joke boss naman natin sumagot. Oo. Yan. Ko si Alan. Please, Jessa. Yeah, kasi syempre, ang, ako naniniwala talaga ako, ang musika, ano yan eh, parte na talaga ng buhay natin, lalo mga Pilipino. Mga Pilipino, mahilig talagang umawit. Parang nature na natin yan. Kaya, I'm sure, lahat yan gustong kumanta sa mga parties. Miss Jessa? Ayan. Ayun. Narinig ba yung sagot ko? Yes, narinig. Yes. Yes, Miss Jessa. Kuya Ray, ikaw naman. Ayan, nakamute. Text mo muna kung ano, Pia. Nakamute ka. Ray, nakamute ka. Ayan. Tanghali kasi. Tanghali. Tinamo. Lead group ang mapipinot niya. Okay. Hindi ako nag-mute. Ano ko dyan? Yung mga Pilipino kasi, hindi tayo kumukha ng ibang bansa. Ito, ano ko to, observation ko. Hindi ba sila, pansinin yung napunta kayo ibang bansa, orderly yung mga bahay nila, kalsada nila, ganun, etc. Pati mga bubong nila, pantay-pantay. Ang Pilipino, hindi. O, papansin nyo, pagdating nyo sa airport, kanya-kanya yung bahay, etc. Bakit ka mo? Kasi, napansin ko, ang Pilipino, mas ano siya, yung nasa creative side siya, ng brain. Yung loose. Hindi siya yung stiff. Hindi siya yung orderly na sinasabi. Mas nandun tayo sa side ng artistic side. Kaya palangiti, friendly, wala siyang iniisip na rigid na ganon. Order. Hindi. Ang Pilipino mas free-flowing siya. Eh. Adjust. Pwede siya um-adjust kahit saan. Yan ang ugali ng Pinoy. Kaya, and one part ng artistic ng ano ng Pilipino, pagkanta. Yan. Maasahan yung Pilipino dyan. Mute. Yun na. Oh, unmute. Si Ronnie. Mute na. Hello, Ronnie. Mukha naka-duty. Ayan, narinig na po niya. May lag lang ng ano, kakaunti. Ng very, very light. Go, Ronnie. Mute ka. Ayan. Hello.
Sorry. Ulitin ko lang yung question. Tama ba? Gagarify ko lang if gaano kaano yung kahilig. Bakit mahilig ang mga kababayan sa video? Okay? Tama. Yes, of course, syempre tayong mga Pilipino, ito yung kinagawian natin maging yung pastime natin. Tapos ito yung way na para maibsan yung mga problema. So through this way, nabuboost yung happiness. At the same time, yung mga problema, nakakalimutan sa pamagitan ng pagganda. So maraming pwedeng gawin. Kaya maraming magandang dulot ang pag-video okay or pagkanta sa lahat ng mga kababayan natin. Kaya talagang hindi natin may kakailan na mahilig po mga kababayan natin na mag-video okay. Kaya sa lahat po dyan na mahilig mag-video okay, this April 5 na, Singaling, 6:30 p.m. dito po sa TV5. Kita-kita po tayo. Makisingtawanan po kayo sa amin. Tinlog na ni Ronnie. Pero ito, bago ang lahat, ano, may katanungan din siyempre yung mga press natin. Nagpadala sila ng tanong, they can't be with us here live. Umpisahan na natin kay Roldan Castro of Abante tonight. Quickly raw for each one to answer. Kung i-rate niyo raw po ang inyong mga sarili sa na maging singaling sa karaoke, ano daw rating niyo para sa mga sarili ninyo? Who wants to go first? Let's start again with Sir Randy. Gusto niyo ba mauna? Pwede. Mababa ang rating ko dyan pag mga ano, para sa sarili ko. Hindi ako mahilig, hindi ako na ano eh, sabihin, hindi ako maano sa ano, sa lyrics. So, pag nayari ako sa jackpot round, yari ako, sigurado. Pero yung kantahan, makakanta ko yung mga songs. Wala namang problema doon. Pero pag yung sa jackpot round na tinatawag natin yung mga asintonado, sintonado tama, no? Di ba, Kay? Sintonado. Di ba, sintonado? Sintonado. Hindi yung mga asintado. Asintado. Iba yun eh, segment yun eh. Sa ano yun eh? Yung mga ano. Yung nada, iba yun sa Randy. Sa asintado. Ano ba yun? Hindi, sa asintado. Yung kasi meron kami doon, MJ, yung last part, yung bonus round. Yari ako doon. Sigurado, yari ako sa mga lyrics. Doon. But if you're talking of how I, yung mga rating for myself, siguro mga 7. Okay na yun. Okay. Passing na ako. Ayan. Sige, next naman Miss Kay, anong rating niyo sa sarili ninyo at bakit? Para rin sa mga video okayhan, di ba? Yes. Oo. Kung ikaw daw i-rate mo bilang isang singaling ang sarili mo. Kasi pasensya na, habang kwento ko eh. Let's watch this. Hindi kasi wait na daw kasi isang, sa kabilang after activity, di ba? Alam mo na pagod ako, chart lang. Hindi. Okay. Kasi doon sa kabilang channel, manalo ako eh. Sa isang video okay yan din. Nag-judge doon si Alan K. din. Singing B, yan after ng singaling. Sa K, the 1 million video okay challenge. Okay. Nanalo ako doon, tapos nagkaroon pa ng, hindi ko makakalimutan to eh, sorry kaya sinashare ko lang. Nanalo ako doon, tapos nagkaroon pa ng champion, ano? Battle of the Champions. Nanalo pa rin ako. So, ibig sabihin, malakas talaga ako sa ano, kasi 17 years old na ako, pa lang ako, kumakanta na ako sa sing-along. Oo. So, malakas ang recall ko talaga sa lyrics. Lyrics. At saka so, 10 out of 10? Hindi naman. Mga 8, ganon. Pero wow. Dahil nga... Modest para, nyo ha? Pwede mo naman sabihin 9.8. Sure! 8.9, Kerry. 8.9, pwede. Sa kantahan, dito sa, hindi sa galing sa kumanta to ha. Sa ano lyrics, sa lyrics. Alam naman namin kung gano'ng kakagaling talaga. Hindi mo na kailangan maging humble. Alam naman gano'ng kakagaling. And next ano naman, syempre, for si Donita, paano mo raw i-rate ka nung ni Tito Roldan? Ako sa totoo lang talaga, 10. Diba? Oh, Donita, tayong dalawa yung nag-aaway sa lyrics, diba? Eto lang, diba nagulat kayo lahat? Oo. Diba? Hindi kasi nga, hindi, kasi nga, sinabi ko 10, kasi ako yung tipong modern Pilipino ngayon na pag kumanta, kahit mali ang lyrics, pero katunog, pasok, gano'n. Tama. Eh, wala points yun, wala points. Diba? Kunwari siya kakanta, hindi mo alam lyrics, pero hindi tama yung lyrics, pero iba yung sasabing word, pero katunog, so tumatama tuloy. Kasi nga, sa sing-along bar, sa comedy bar, tama. Hindi mo kailangan perfect ang lyrics, so importante lang, na-enjoy mo yung katas, natutuloy mo lang siya, parang gano'n. So ako, 10, kasi ganun yung ugali ko. Pero Donita, sa atin, bawal yun. Oh, bawal talaga. Oo, bawal. Next up naman daw, si Sir Ray. Sir Ray,
Naka-unmute po ba kayo? Yes. Okay, yeah. Unmute. Rinig na rin po namin kayo. Go, sir. Honestly, I reckon napaka-iconic nyo, pero ano nga pong rating mo sa sarili mo? 11 yan sa sir. Pareho kami ni Randy. Ilalagay ko lang sa 7. Kasi, napapansin ko, pag kinakanta ko yung mismong kanta ko, hindi ako nakaka-90 o 80. Oo. Ewan ko ba ngayon, score ko palagi, Kwento ko lang din sa Ray, diba? Kwento ko lang din sa Ray. Nag-guess sila this weekend, next weekend sa LOL. Nag-guess sila, sarili niyang kanta niya memorize. Okay, kailan ba yung episode na yan? Totoo, nag-guess sila lahat, palabas niya sa LOL. Kailan ba ito mapalabas? Direct sa LOL na kayo na? Lalo na. Saturday ata. Lalo na kumakanta ka. Kumakanta ako, paharap ko yung mga sexy ng mga dancer doon sa LOL. Ala, talaga, nawawala na ako sa letra ko. Sa April 5 pala, April 5, buong cast ng Singaling, Mauno, di papa po sa LOL, 12 o'clock. Yeah. So, may riot pala sa LOL pagdating ng April 5. Yeah. Ayun, makinig na ang samahan ng LOL, dinagdagan pa ng Singaling. Grabe na ito. Tama. Tamang-tama. So, Sir Rick, si Miss Jessa naman. Miss Jessa, how would you rate yourself? Tanong yan ni Tito Roldan. Ako usually sa video okay, ako mababa lang ako lagi. Mga, parang mga nasa 87, ganyan. Siguro baka mga 7 lang din. Kasi kapag nag-video okay ako, kasi di ba dapat kailangan tamaan mo kung yung mga kung paano kinanta ng original singer yung mga nota tsaka kailangan malakas yung boses mo, di ba? So walang masyadong color or walang masyadong style. Eh pag kumakanta ako, every time na kumakanta ako, kahit anong kantahin ko, doon pumupunta eh, parang nagiging iba, nakakanta ko ng iba. Kaya ano, kasi nga style mo talaga, kasi very distinct ang Jessa, 'di ba, Donita? Tama, diba? Hello Jessa. Hi Donita. Ay, sa show namin, abangan nyo lahat ng mga kanta, pinapakanta namin kay Miss Jessa, na Jessa Lies ang tawag namin. Wow! Abangan nyo 'yan. Papasok. Ay, si Ronnie naman. Ronnie, mag-ano daw, anong rating mo sa sarili mo? Tanong ni Tito Roldan. Ako, ang daming kwento niyan, tingnan mo. Tanong mo, baka merong kamag-anak na kilala ni, ano, ni Ronnie, kung anong probinsya. Oo. Kukunik ni Ronnie. Ano kukunik niya yan. 8.5. Wow. Love it. Hindi na nga sinabi kung bakit, pero 8.5 daw. Gusto ko lang sana i-mention ano, na hindi po namin mababasa sadly lahat po ng tanong na, na galing po sa press dahil po sa limited time natin. Pero meron tayong pagkakataon, basahin po yung tanong ni Bot Dorios of the Philippine Star para po sa mga host. The health crisis affected us all. Sa mga kaso po ba ninyo, may mga career plans ba kayo na naapektuhan due to the pandemic? Paano po kayo nag-cope? And what valuable lessons did you learn during the time of the pandemic? Who wants to go first po? Isa ako na. Go ahead. Okay. Noong 2020, of course, when you're talking of your plan for the entire year, you're talking of 2020 to, from March to December 31. Yun yung medyo marami akong pinlano for that year. Eh. Aside from, of course, all the corporate shows and all the... Yung, marami tayong tour kasi. May US tour, may et cetera, et cetera. And aside, pero of course, andun lahat ng mga shows natin. At saka yun yung panahon na mag-60 years old ako eh. So talaga pinaghahandaan ko. Lahat yun nawala. So yun, lahat ng plano for 2020 talagang nawala. Talaga. Wipe out. Yes. Yun. Of course, ginagawa namin ang tawag ng tanghalan. And yet, nag-zoom muna kami. Initially, nag-zoom kami until nagkaroon kami, nag-live na kami. Pero kami-kami na lang talaga. Limited ang yung, sabihin ko, konti lang kami na pumapasok. Instead of 5, naging 3 na lang kami mga hurados. Mahirap. Nahirapan po kami. And of course, if you're talking of yung trabaho na dapat sana na naging nakuha natin, talaga nawala. Except for television and online.
on in online shows. And ito nga 2021, akala natin 'di ba magiging maganda na 'yung papasok na 2021. Nandito ang singaling and all, 'di ba? Maraming mangyayari. Pero ito na naman, may mga bago na namang nangyayari sa atin. Hopefully, wag lumala at medyo maging maganda na 'yung mga susunod na panahon. Mm-hmm. Thank you for sharing that, Sir Randy. Sino pong gusto sumunod at mag-share ng kanilang ano? Okay, go ahead. Natutunan ko, iba namang level dahil matanda yung kausap nyo na. Ang natutunan ko rito ay yung tinatawag na nagtatalo kasi isip ko, yung bang meron ba tayo talagang destiny o talaga tayo may control ng buhay natin. Lumalabas sa nangyayari sa present na mas lamang yung wala tayong control. We have no control. Halos zero. Na itong lahat na nangyayari na to ay random, destiny, or whatever you call it. Ngayon, given na ito na napapansin ko nangyayari, ini-enjoy ko na lang yung whatever I have. O everything that's coming my way. Wow. Sa, para sa ganun, hindi masyadong stressful. Mm-hmm. At noong araw, pinagkatawan ako yung salitang come what may, o yung kisira-sira, o yung salitang bahala na. Mm-hmm. Ayun, nakikita ko yung wisdom nun. Na may katira niya tayo na. Ganon. As soon as ba? Dahil napansin na yung sabi yung plans, ang daming plans, abroad, mga show, tiyatara. Lanos lahat yun. Ibig sabihin nun, wala kang control. Tapos lahat ang eksena. Isang word, COVID lang. Tapos na yung debate. Yun ang natutunan ko sa eksena ito. At syempre, yun ang magtago para at least makontrol mo yung kaya mong control sa paligid mo lang. Pero stress, yan, enjoy lang. That's amen. It. Amen to that. Tama. Ako naman. Ako naman. Go ahead, Ms. Kay. Okay. Ako na, ang natutunan ko sa pandemic nung course last year, is napaka-importante talaga ang ipon. Mm-hmm. Importanteng-importante yan. Kasi naranasan ko na rin mga bankrupt. Naranasan ko maundo. Naranasan ko na rin yung ubus biyaya at tinatawag. Mm-hmm. Dapat pala hindi. Dapat nagtatabi tayo sa pambakasyon, tatabi tayo ng pang-emergency, nagtatabi ka sa kung ano-ano. Tulad ko, patayo ko ng bahay that time. Ang laking factor, kasi nakaipon ako kahit paano, thank you Lord. Diba? Pero marami akong kaibigan tinamaan talaga na wala pang 1 week ng pandemic, talagang sagad na. Kasi nga, binigay, I mean, hindi nakakapagtipid. So, dapat sana matutunan natin ngayon yan. Pangalawa, life is short. Life is short. Ang dami ko nang kilala, ang dami ko nang kaibigan. Hindi na lang din sa COVID, sa ibang karamdaman. And of course, we have to always remember that our mental health is as important as our physical health. Kaya napaka-blessed ko na party ako ng isang show tulad ng LOL na nagibigay saya. At itong singaling na magbibigay saya din. Dahil every night, andyan yun, nai-imagine ko eh, hindi ko bakit, I don't know why, pero nai-imagine ko na siya, yung mga, sa hapunan, yung mga pamilya, nakakalimutan ng COVID, nagkakantaan, alam ko yung kantang yan, o, sa upustahan tayo, yung ganon. At the same time, ang natunan ko din, I'll just be very blunt, very honest, mahusay yung magparehistro at bumoto ng tama next time. Yes. Amen to that. And again, yeah. Grabe, totoo yan. Mag-rehistro tayong lahat. May gusto pa po magdagdag noon bago natin i-wrap up lahat? Ako po. Go ahead. I'm sure lahat naman tayo talaga naapektuhan, ano? Pero para po sa akin, lalo ko na-realize yun na we have to be careful but not fearful. Ano pa rin? Laban pa rin. And hindi naman ibig sabihin na kapag lumalaban ka, hindi ka na nag-iingat. So, tuloy pa rin ang buhay at huwag kayong kakanta ng kanta ko na parang hindi ko yata kaya.
Dahil kaya natin to. Tama. Natawa ako doon, Dai. Actually, sumikat yun. Sumikat yun, di ba, Miss Jessa? Sa Twitter. Oo. Lagi yung parang, ano ba yan? Tama ata yung sinabi ni Jessa. Parang di ko na ata kaya. Kaya natin to. Kaya. Ayan. So, ano na? Ayan. Hindi ka ata nanalig ni Miss Jessa, Miss Kate. Sumikat to. Sabi ko. Sili ka sa Twitter, lagi yan. Parang nag-trending na almost, yeah. Diba? Oh, yeah. Parang di ko na ata kaya, sabi parang ni Jessa Saragosa. Parang di ko na ata kaya. Nakakatuwa nga eh. Pero kaya natin yan, positive. Yes. Amen. Ito pala, amen. Meron palang message ang ating bossing ano, na si Sir RPG, Signal TV 5 President and CEO Robert P. Galang, para po sa inyo. And I will read it on behalf of him. So sabi niya, hello to the cast of Singaling and welcome to the Signal and TV 5 family. I'd like to thank you and the whole production team for all the hard work you put in this show. Nakasama ko sila in one of the tapings of the show at talagang nag-enjoy ako. Sobrang saya at kantawanan talaga. This is such a fun and thoroughly entertaining program and I am confident that this will bring so much happiness, laughter, and enjoyment to all Filipino families. Very much looking forward to April 5. May God bless the whole Singaling team. Ayan. Yay! Po. Yes, ayan po ang mensahe niya. Kanina po, Thank you po, sir. Salamat po. Si Sir RPG, kasama po natin siya dito kanina. Hindi lang siya nag-on-cam, pinabasa na lang niya. So, ayan po yung mensahe niya para sa inyo. Ayan. Thank you, RPG. Thank you, sir. Meron pa po tayong mga ano, aalis dahil meron pa tayong ano, after activity rito. Pero nagpapasalamat lang tayo sa mga kapatid dahil sa media na nagtanong before we go here.